Hello, welcome po sa atin pong training po ngayong araw na ito for this week's training. Magandang hapon po sa ating lahat. Hello. Tayo po ngayon ay kasalukuyan 8 na. 8 na katao na po tayo ngayon. So while waiting po para po sa ating pong simula ng ating pong training, onting reminders lang po and recommendations and suggestions. Sa oras po na ito ay ini-encourage ko po na tayo po ay mag-take down notes. Ihanda po natin ang ating pong mga ballpen, ang ating pong mga notebook, ang ating Bible syempre for cross-reference, for checking ng reference. Okay, so magandang hapon po sa ating lahat. Pwede na po ba ako mag-start? Shout out sa ating po mga nauna ngayong hapon. Ayan, syempre, unang-una, maraming salamat sa ating Panginoon. Okay. At syempre, shout out din po sa ating pong pastors, kay Pastor Nel, kay Daddy, at syempre kay Pastora Giselle, sa ating mami naman. Salamat po sa inyo pong support. At sa atin pong mga onlines na po ngayon, nandito po sila. Salamat po sa presence po ninyo. Ayan, si Ate Jonah, si Maria Camille Catalan. Piling artista naman ako, piling vlogger. Hello, Julie. Hello. Hello kay Lovelyn, kay Brian, kasunod, kay Ate Resi. Hey Charlotte! Hello Charlotte! Na-miss ka na namin. So lahat naman talaga na-miss natin na, no? Ayan. Sino pa yung mga di ko nabanggit na tambakan mo eh? Okay, so 10 na. Okay, siguro po habang po naghihintay po tayo, kasi mayroon po ako hinandang simpleng games. So po, mamaya po, bigyan niyo po ako ng signal, mami and daddy, kung magsisimula na po tayo. Okay? So, pero habang pong naghihintay pa po tayo, yung 11, yung 11 po na nakikinig po ngayon, ayan, ay maglalaro po muna tayo. So, magbibigay po ako mga reminders. Pero bago po ang lahat, close ko na po yung sound saglit. Okay. So, reminders po muna sa ating lahat. Okay, so sir, magbibigay po muna ako ng reminder. So last time po, last Thursday, nagkaroon po tayo ng Operation ONIOC Part 1 Discussions. So yung 10 steps on how to open a new cell on a digital platform. Nawa po no, natapos po yung ating training. E na-inspired po tayo na magsimula ng ating pong panibagong hakbang patungo po sa pagbubukas po ng ating cell group. Lalo-lalo na po ngayon na tayo ay nasa enhanced community quarantine. Sobra-sobra pong kailangan po tayo ng earth, ng universe, okay, ng ating mga lokalidad or cities. excuse me. Okay.
Ayan, so, ayan. Reminders po sa atin po mga consolidators. Ayan po, nakikita nyo po sa ating screen yung OPC Training Digital Assessment. So, reminder po, lahat po tayo mga consolidators, kung napansin nyo po doon sa messenger, group chat po natin, meron po doon post ang ating po mga consolidator, nakalist po yung mga pangalan nila para po sila po ay ma-assess po ng mga primary leaders. Kasi po, no, bakit po kailangan natin mag-training ulit? Iba po yung training natin dati sa training po ngayon. Although parehas po ng lesson, pero iba po kasi yung delivery dahil po online na tayo. Tayo ay nasa new normal na. So, kailangan po dito din. Sanay din po tayo na mag-share at mag-consolidate po dahil online sa pamamagitan ng gantong platform. No po? So, i-encourage ko po yung mga hindi pa nakagagawa. Meron ng ilang mga videos na nakapost. Actually, alam ko po, isang linggo lang po dapat ito. Pero, anyway, Tuesday pa lang naman po. So, mag-post na po kayo doon. Okay? Actually, mas maganda po yan kung mag-messenger po kayo ng mismo pong mag-a-assess po o mag-evaluate po sa inyo. Okay? Pero, pinost po namin yung sa amin po, pinost po namin. Kasi para at least meron pong paggagayahan po yung ating pong mga kapatid. Okay po? So, ayan po, dapat po, ngayong week, bago man lang sana umabot ng Friday, makapag-post na tayo, baka pagpa-assess na po tayo. At sa mga primaries po na nandiyan dyan, para po, na-assign para sa assessment or evaluation, agad-agad po, mag-evaluate na po tayo, huwag na po nating patagal. Kailangan po natin mag-train at magpahasa sa pamamagitan po ng ganitong platforms. Okay po, so meron po tayong reminders pa, ito pong 4-5 icons na nasa gilid, Facebook, meron po tayong Facebook page, so make it sure po as part of the church, tayo po ay nagsishare, tayo po ay nag-comment, nag-re-react, para po yung ating pong page ay maging active. Share po natin ito yung mga post po dyan sa ating pong mga walls. May sayang naman po kung nagsishare po tayo ng mga memes, and then yung word of God, hindi po natin nasishare. Okay, it might be sa pamamagitan po ng pag-share po natin ng ating pong Facebook page, meron po tayong ma-inspire, meron po tayong ma-win ng mga kabataan o mga prospect people po natin. Okay? So, like po ang ating page. Sa messenger naman po, para naman po sa ating pong kakalaman ng lahat, meron po tayong connection with the messenger, yung ating page. Chatbot po siya, automatic response po. Kaya kapag po yung mga bago po natin members, nag-try po sila mag-check dyan o mag-message po dyan, automatic po ay mayroon pong schedule of messages na magpa-follow up sa kanya yung ating pong Facebook page. Diba? So sa pamamagitan po ng ganung paraan, intentionally ay dadala po natin siya din sa ating pong patutunguhan, ito pong plano nga po natin. Kasi may mga questions po doon, may mga buttons po doon ng cell group, ganyan, prayer request, marami. Okay, also po like and follow po yung ating Twitter and Instagram. Ayan, maging po yung ating pong YouTube. Mag-subscribe po kayo at manood naman po kayo. Panoorin nyo po ulit yung mga videos po natin dyan. Okay, so ginagawa po natin yan para po sa ministry po ng ating Panginoon. Diba? Kasi kapag halimbawa po, naging mataas na yung kanya pong tawag dito, subscribers, alam nyo naman na po yun pwede siyang ma-monetize. So, it means, lahat po ng pwede possible na maging income po niyan, makakatulong po yun sa gawain po ng Panginoon. Okay? So, wala pa. Tayo po ay nasa 15 persons pa lang, 15 people. Welcome po sa lahat ng kakabukas lang. Welcome po sa lahat. Okay. So, habang naghihintay po tayo, magpapag-games po muna ako. Okay? Ayan. So, ang games po natin ngayon, tinatawag ko po itong Passion Nights Puzzle. Yeah? Inunahan ko na. Okay? Passion Nights Puzzle po ito. So, ano pong meron po dito? Ano pong meron sa atin pong Passion Nights Puzzle? Ito po ay review ng lesson po natin nung nakaraan. Okay, so para hindi po sayang yung ating waiting time, mag-review po tayo. Ngayon po, yung ating pong game, meron po itong pa-premyo. So lahat po ng ating pong mananalo, kayo po ay makaka-receive po ng regular loan. Okay, so magkano pong regular loan? Sabi ko po kasi 10 pesos regular loan.
Okay? Pero baka po may mag-sponsor dyan, gawin natin 20 pesos per winners. Okay? So, meron pong tatlong pwedeng manalo po dito. Okay? So, ang gagawin lang po, simple lang po, kapag po nakita nyo po yung screen, meron po kayong mga bubuuin dyan. Paunahan na lang po, buuin yung tamang sagot. Isulat nyo po sa comment section. Ako naman po ay nag-aabang lang po dito. Okay? Okay, so start po tayo ng round 1. Okay? Sayang walang background music. Hindi nyo naririnig yung magandang background music. Okay, load po ang, ano ha, hindi po bayat lupa ha. Load lang po ang ating pong papreview. Okay? So, start tayo sa round 1. Pag nakita nyo po yung questions, ayan, benda po kayo agad-agad. Sumagot. Kung sino po yung mauuna? Ayan. So, buuin nyo lang po. I-comment nyo po yung tamang sagot. Sino kaya ang unang-unang makakasagot? Naghihintay ako sa comment section actually. Sino kaya? Okay, habang nag-ano po, mag-ano po, magtagpo sa mga kapatid. Ng mga kapatid sa network, sa tatay. Para hindi po sayang paghihintay natin. Ayan, 5:30 na o. Sino may mauuna? So, buuin nyo lang po. I-comment nyo po yung tamang sagot. Pinakikinggan ko rin yung sarili ko. Nag-aabang ako. Ayun, meron ng tamang sagot. May nakita na po akong tamang sagot. Si Mark JL Tumanlaw, ang kanyang pong sagot ay Vision. Ayan, so congratulations kay Mark JL. Ito pong Vision ay unang-una pong steps po ito sa pagbuo po ng ating pong online cell group nung ating pong topic nung nakaraan. Okay, Vision. Ano po yung ating Vision? To intentionally open a cell group online. Open cell. Okay, yung tatawagin po, open cell. So, ayan. So, may nakasagot na po na isa. Okay, sayang yung iba, hindi nakahabol. Okay, meron pang next round. So, noted ko na si JL. Round 2. Ang ating round 2 ay eto na. Asa na? Ayan. Sige po, mag-comment lang po kayo kung ano po yung sa tingin yung tamang sagot. Okay, so habang naghihintay po tayo. Okay, so habang hinihintay ko yung unang-unang makakatama. Okay, po yung Vision nga po, kaganina, no, i-remain po tayo. So dapat po tayo pong mga cell leaders ay na-share na po natin ng paulit-ulit, isa, dalawa, tatlong beses na may kasamang puso at may kasamang talagang pangungulit para po itong Vision po natin na intentionally mag-open ng cell group ay talagang tumatak sa puso po ng lahat. Okay po. Okay, so medyo madami-daming letters. And sino kaya ang unang-unang makakasagot? Ayan, sino po ang unang makakasagot? Okay, so clue. Dahil ang clue po na ito, ito po yung nasa bandang part as step 4. Step 4, ano po yun? Yan po yung yung Maria Camille Catalan, kompleto talaga ako. Hindi po tama yung sagot nyo. Okay. Innovation daw. Okay. Hindi po siya innovation. Lahat po kasali kahit po primaries. Ayan, meron na po ako nakitang tamang sagot. Okay, so sayang po, ano, may mga sumagot po ng innovation, hindi po siya innovation dahil ang tamang sagot po ay invitation. Ayan. So, ano po yung invitation? Ito po yung invitation, di ba? So, part 4 po natin na nagre-remind po sa atin. After po natin mag-planning, gagawa po tayo mga invitation cards, mga promotion para siguradong maging malakas yung atin pong i-invite, yung pagmamarket po ng atin pong open cell. Okay? So, ang unang-una pong nakakuha po niyan ay si Ate Jessa. Okay, si Ate Jessa. Pwede niyang i-donate yan sa anak niya. Wow. Ako na nag-desisyon. Okay, sige. Next po tayo. Next, habang naghihintay pa tayo. Ang ating pong next round ay
Okay, so ito na, ito na. Ayan na siya. Sayang. Kasi ang daming sumagot talaga na, daming sumagot ng innovation, si Ben din sumagot. Okay. Ayan, so ito na, habang hinihintay ko inyong sagot, yung invitation po natin, hanggat maaari, gawin natin personal, nakikita yung pangalan nila, para talaga ma-appreciate nila ng husto yung pag-i-invite natin sa kanila. Doon po ito sa step 4 ng pagbuo po ng open cell, ha? Sa topic po natin nung nakaraan. Okay, ang daming love icon. Bawi na lang Ate Maria, Camille. Ate Camille. Okay lang yan, Ate Camille. Dahil dyan, meron kang consolation prize. Oo. Ayan, meron na sumagot ng para dun sa pangatlo natin. Si Benedict Castro. Benedict pa siya. Ang sagot niya ay visitation. Tignan natin ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay visitation. Ay, sayang, unting segundo lang yung difference ni Julie at saka ni Ate Resi. Ayan, so bakit po may visitation? Yung phone visitation po ay napakahalaga. Okay, napakahalaga po ng phone visitation sa online cell. Dahil hindi nga po tayo nakakapunta dun sa mga bahay-bahay, hindi naman po tayo pwedeng pumunta dun dahil wala naman po tayo masasakyan. Plus, medyo mahigpit pa pagdating sa paglabas-labas ang mga 20 years old below. So talagang hindi mo talaga pinapayagan yung paglalabas. Okay? Ayan, daming sumagot po ng visitation pero sorry, may nauna na po. Okay, sa kanya na ang load. Okay, so ayan, congratulations sa ating tatlo. Sa ating pong tatlong nanalo ngayong hapon. Marami na tayo, no? Sino-sino nga ba yung mga nanalo? Nakalimutan ko na. Okay, si Mark JL, si Ate Jessa at saka si Kuya Ben. So, okay, so hintayin nyo na lamang po yung inyo pong load. Darating po yan. Hindi ko naman po sinabi agad-agad ko isi-send yung load, di ba? So, mga, pwede mga 1 month, pwede mga 1 year. Depende po sa demand. Okay. Okay, so 20 na po tayo at almost 5:19, 20 minutes. Last time, 5:25 na tayo almost nag-start. So, mas maaga tayo at mas marami tayo ngayon. Dapat pala may paganto, no, para ma-enjoy ng lahat at talagang hindi umaalis sa ano sa ating page. Huwag po kayo mag-alala. After po nito, balay nyo, meron pa tayong games, may paraffle tayo. So, wag po kayong aalis. Kumpletuhin po natin lahat po ng ating pong mga slides ngayong araw na to para siguradong lahat ng ating pag-uusapan ay ma-accept, ma-receive po natin ng buong buo. Okay, so, pwede na po ba ako mag-start, Mami, Daddy? Ayan. Sabi natin, Jonah, lagi na lang akong di napipili. Pasensya na. 10K ata yung premium of Nobel. Okay, so, ano na? Nasaan na po kayo? Ayan, so, onting paalala ulit. Ayan po yung atin pong topics last time. How to open a new cell on a digital platform. Ito po, ako po, paulit-ulit ko po itong sinishare sa akin pong mga anak, sa amin pong GC, na kailangan ay dapat po ay mag-ano na po tayo, gumising na tayo sa pagkakatulog po natin sa quarantine. Okay? Kasi hindi po pwedeng wala po tayong gawin bilang mga anak ng Panginoon, bilang Kristiyano, bilang tagapaglingkod. Okay? Tayo po ay catalyst of change. Paano po tayo makakapagbigay ng pagbabago kung nakahiga tayo, kung naghihintay tayo, nakaupo lang tayo dyan. So, dapat po tayong, kailangan po natin magsipag. Okay? Ayan, welcome po sa lahat ng ating pong mga kasama. Mami, dati pwede na po ba akong magsimula? Ayan, siguro po okay na po ito dahil nasa 19:20 na po tayo. Okay, let's pray. Let me pray first. Panginoon, maraming salamat po sa amin pong pag-aaral ng iyong mga salita. Salamat Lord sa pribilehiyo na kami po ay makapakinig ng mga pagpapalakas, encouragement na naggagaling po sa iyo. Lord, sulungan niyo po kami na maunawaan po ang lahat na ito. Ano man po mga distractions, ano man po mga barriers o mahad lang po para hindi po kami makarinig ng iyong mga salita.
winawaksi po namin ito sa pangalan ni Jesus. At lahat po nawa kami ay matanggap po namin yung encouragement at ng iyo pong mga salita. So, tulungan niyo po kami na maintindihan at ma-apply po namin ito. At kung sa ganoon ay sa darating po naming online conquest na ang layunin po ay bumuo po kami ng mga ng online cell group, nawa ito po ay mapangyari. Mapangyayari lamang ito, Panginoon, kung kami po ay sasamahan mo. Wala po kaming magagawa liban po na kami po ay samahan mo. Salamat po ng marami. Ibinagkatiwala po namin ang lahat-lahat sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Welcome po ulit sa atin. Welcome po sa atin pong lesson ngayon. Okay, so ito po ay part 2 po ng Operation ONIOC. So last time po, pinag-usapan po natin paano po ba tayo magbubukas o magsisimula ng new cell in a digital platform. Gamit po ang ating pong mga internet, sa ating pong mga cellphones, at hindi po lumalabas ng bahay. So, ito po ay karugtong po nito, ng lessons po nung nakaraan. Napakahalaga po nung lesson na yon dahil ito po ay paraan para po tayo ay makapag-win in a digital platforms. Okay? So, part 2 na po tayo. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay the importance of reverting a cell in the middle of adversity. Ano po ang ibig sabihin po dito? So, ito po ay pag sinabi po natin reverting, ito po ay other term po niyan is return or pagbalik. Dahil alam po natin sa situation po natin ngayon, marami pong nanghihina, nawawala. Isa nga yung akala nating nandiyan, yung akala nating strong, baka nga tayo pa yung mga nanghihina ngayon, hindi lang natin ina-admit, hindi lang natin sinasabi, hindi lang tayo nag-a-approve sa ating cell leader, no? Kailangan po nating ma-return po doon sa original po nating disenyo ng Panginoon sa atin. Okay, napakahalaga po ng pag-uusapan natin ngayon dahil ito po ay puso po ng unang lesson. Okay? Admit po natin kung sino po sa atin yung medyo napanghihinaan ng loob. Baka nga po yung iba sa atin ay iniiwan na ng cell members, hindi na pinapansin ng cell members sa iba't ibang mga kadahilanan. Ako personally, may mga ilan sa aking mga cell members na hindi ko nakakontakt dahil walang cellphone, dahil mahirap yung signal, or wala silang mga load. So, ang hirap pong makakontakt nga naman pala, talaga pag ganun. Na, tapos, meron pa tayong limitations pagdating sa pag-visit sa kanila. Okay, so, napakahalaga po nitong topic na to. Ito po ay ini-echo ko lamang po mula po kay Bishop Oriel. Okay, so salamat po sa ating pastor dahil talaga pinagtiwalaan niya po ako na mag-share po na to. Okay po. At ang layunin po ng ating pong mensahe po ngayon is para po tulungan po yung ating pong pastors, ating pong mga leaders, ating pong mga primary leaders ay kagaya po yan ng pastor. Okay, sabihin natin bata po ang kanilang edad, meron po tayong mga primary leaders na 16 years old, pero po hindi po yung nakatingin sa edad ang pagiging pastor dahil ang pastor po ay nag-aalaga po ng mga kaluluwa at mapalad po tayo dahil bahagi po tayo nito. Okay, bahagi po tayo ng kawan na inaalagaan ng isang pastor. Okay po. So, sa katunayan po, tayo po ay ngayon ay nasa isang malaking trouble. We are in a big trouble po. I mean, i-admit po natin yan. Okay? Bakit po? Kasi tayo po, ang ating po mga cell members, mahirap natin silang makontak. And yun nga, dahil kabataan pa, wala namang mga sariling access sa internet or sabihin natin, walang devices, walang cellphone. So, medyo mahirap po talaga ang mag-connect sa kanila. And the problem is, minsan, baka po hindi tayo aware, it seems the church no longer moving. No, ito po ay sabi, ito nga po ay observation po ng maraming pastor. Pero praise God, no, sa ministry po natin sa church, hindi po tayo tuod. Ibig sabihin, lahat po ng mga leaders ay gumagalaw para po alin, para po ma-reach po natin yung ating pong mga consolidators, yung ating pong mga cell members, yung ating pong VIP. Okay? So, kailangan po nating kumilos, hindi lamang po ng mga leaders, pati po kayo, individually, mga consolidators. We have to restart. Kung hindi tayo sanay, edi mag-practice tayo. Kung hindi tayo sanay ng online, edi mag-practice tayo. Diba? Ulit-ulitin natin mag-practice.
At ito po yung ating pong mga pag-uusapan. Mabilis lang po ito. Okay, so kailangan po nating maintindihan yung apat na kahalagahan ng apat na steps sa pagsisimula po ng church sa online ministry, sa digital platform. Okay, ang tanong kayo po ba ay part pa ng church? Baka hindi na po kayo connected sa ating church. Ano po ba yung church? Tayo po, tayo. Baka hindi na kayo connected sa iyong cell leader. Baka hindi ka na connected sa iyong nanay at tatay. Nakakalungkot po yun. Kailangan po nating gumising. Kailangan po nating bumangon. Okay po. Kailangan po nating manatiling tutok. Okay, so pag tututukan po natin ang pagsisimula ulit. Kung tayo po itong mga nakaraang buwan, for almost 2 months po ng lockdown, eh parang nanghina na rin tayo unintentionally, hindi natin ginusto pero nangyari. It's time para bumangon. It's time para magparamdam naman sa cell leader mo. It's time naman para naman chat mo siya, 'di ba? Kamustahin mo naman yung leader mo na lagi kang pinagpipray. Okay? Napakabalad natin dahil ang ministry po natin ay gumagawa ng pamamaraan online para po maabot po tayo. Pero kung tayo naman po ang magsasara po ng pintuan para hindi tayo maabot ng mga cell leader, paano na po mangyayari sa atin? Kailangan po natin kumilos. Kailangan po nating bumangon. Okay, huwag na po nating hintayin matapos yung ECQ. Kailangan po nating bumawi. Kailangan po nating magladlad. Ano po hindi ko sabihin magladlad? Ilagdad po natin yung identity natin bilang mga pogi. Okay? May presence of God inside. Okay? So una, pag-usapan po natin yung 4 steps in restarting the church. Kagaya nga po ng sinabi ko po kaganina, nasa malaking trouble po tayo. May ilan mga leaders sa atin, may mga members tayo na hindi na nagpaparamdam sa atin, lalo na ngayong quarantine. Yung mga tipong magsi-cell group na lang lahat-lahat, saka lang magpaparamdam, pero the entire week walang paramdam. May mga ganun na tayong mga cases ngayon, and nakakalungkot kapag nanatili tayo sa ganung bagay. Diba? Ako nga po, halos araw-araw ako nag-chat-chat sa messenger natin, sa group chat, and kahit sa mga anak ko, para talagang, alam niyo yun, yung maramdaman, makita yung presence natin. Kailangan na kailangan po yung nararamdaman tayo. Okay? Ang tanong, tayo po ba, nagpaparamdam yung leader mo, ikaw ba nagpaparamdam? Ikaw ba nag-a-accept? Ikaw po ba ay handang kumilos? Okay? So, kailangan po natin tumayo. Bangon na po tayo. Umpisahan po natin mag-restart. Mag-restart po tayo ng church para mag-restart po yung ating pong pagbubukas ng digital cell group. Okay? Para po nag-conquest tayo, ay bagong simula po tayo. Eh hindi po tayo nakatingin doon sa close sa hindi open, hindi online. Napakahirap na po ngayon na hindi online dahil nga po sa nangyayari po ngayon. Pero praise God dahil may ganitong mga pagkakataon, may mga online na ganito para po tayo ay ma-remind at saka para tayo makapag-reach din tayo sa kanila. Okay? So 4 steps in restarting the church. Unang-una po yung is kailangan po kung gusto niyo po ito na tayo po ay makapag-restart ng ating pong ministry, ng ating pong cell. Kailangan po nating i-develop yung concern and compassion to your leaders and members. Ang cell members po ba ninyo, ang mga anak po ba ninyo ay may pakialam pa sa tao? Ay may pakialam pa po ba sila doon sa plano po ng Panginoon, sa vision po ng Panginoon? Baka po dahil po sa mga nangyayari ngayon ay natabunan na po sila ng napakaraming problema at wala po tayong ginagawa. Okay, kailangan po natin tumayo din kahit po nakakapagod po intindihin yung mga katamaran ng ating mga anak o yung panghihina ng ating mga anak. Kailangan po natin intindihin sila dahil lahat po tayo ay nasa ganitong situation. Okay, ano po yung concern? Ikaw personally po ba? Ikaw po ba ay meron pang concern sa ministry? Kung dati ikaw ay member ka ng I clean, paano yan? Hindi ka na nakakapag-I clean dahil wala ka naman sa church. Mayroon ka pa bang pake sa ministry? Kung ikaw ay nasa I speak, I act, I move, I praise, I create dati, dahil ngayon ay lockdown, paano yun? May pake ka pa ba sa ministry ng Panginoon? Higit sa lahat, ikaw ay mayroong pagkakatawag sa para i-encourage yung mga kaibigan mo na wala pa sa Panginoon para maging katuwang ng nanay tatay mo sa cell group. Ikaw ba may pakikita pa ba sa bagay na yun? Baka wala na. Baka naubos na po yung pakialam natin dahil po sa mga
issues na nangyayari ngayon. Sana po hindi. Sana po hindi po ganun yung nangyayari sa atin. Sana po wag po tayong mapagod. Okay? Wag po nating hayaan na ma-lockdown po yung ating po pananampalataya. Okay? Nandiyan dyan na yan, given na po yung mga trials po natin. Okay? Do you still feel the compassion to your leaders and members? Yung cell leader mo, panay na ang chat sa'yo, iyak ng iyak ng sa panalangin ng cell leader mo, ikaw ba may pakita pa sa kanya? You have, leaders, you have to comfort, to confront. Lagi tayo nagko-comfort sa mga anak natin, pero this time, kailangan natin i-confront. Confrontahin natin sila. Na baka, uy anak, baka nakalimutan mo na. Ikaw ay tinawag ng Lord para magpalakas, hindi yung ikaw yung manghihina dyan. Para nakakuha po natin yon. Kailangan po nating i-recall sa kanila, palakasin sila yung compassion. Okay? Pangalan ng church natin ay passion. Talagang nandoon na yung passion sa kaluluwa. Yung compassion, dagdag natin. Ano po yung compassion? Ito yung marubdob na concern, na pag-ibig sa ating pong church. Ibig sabihin sa ating pong lahat, sa bawat isa. Ano po, kung ang ating pong mga leaders, lalo na po ang ating pastors, talagang grabe yung kanilang pagpaplano, yung bang ang dami-dami na natin ganap sa social media, pero hindi natin nakikita na nagpa-participate yung mga members, yung kanilang pagpipray, ba hindi matawaran eh? Ba tayo, ano pong gagawin natin? Kailan tayo kikilos? Kailan tayo babang? Leaders, mga kapatid ko, kailangan natin i-develop yung concern. Baka wala na silang concern sa'yo. Or baka wala na silang concern sa kapwa nila. Kailangan natin i-develop yung compassion para sa ating mga leaders at sa ating mga members. Pasalamatan mo naman yung cell leader mo na nangungulit araw-araw, gabi-gabi, para lang pansinin mo siya. Pasalamatan mo naman siya. Actually, hindi naman nire-request namin na pasalamatan. Dahil walang saysay yung buhay namin bilang cell leader kung hindi rin kami kikilos bilang isang cell leader kung ano yung disenyo sa amin ng Panginoon. Tayo po ay tinawag ng Lord para po sa bagay na ito. Okay? Dapat po may concern tayo, may compassion tayo sa mga tao. Kung wala po ito, kung mawawala po yung compassion, ano pa yung means natin? Ano pa yung gagawin natin? Kung wala naman pala tayong pake sa mga tao. Okay? Yung concern and compassion, magsisimula din po ito sa family. Begin with your family. Okay? It will be hard to do it for others if the family is not your first if your family is not the first na kino-compassionate mo, ina-applyan mo ng compassion. Okay? So, dapat po maging concern and compassionate tayo sa ating mga pamilya. Lalo na po kayo. Actually, ang dami nating time sa family. Ewan ko lang po kung in-enjoy po natin yung kinik natin yung opportunity para sila po ay ma-encourage, mapalakas sa iba't ibang pamamaraan. Okay? Sabi nga po sa alam niyo po, napaka-bless po natin, meron po tayong sa leaders, meron po tayong shepherd, meron po tayong nag-aalaga, meron po nagpapastol po sa atin. Kagaya nga po nung principle na nakita po sa Ezekiel chapter 34, basahin niyo na lang po. Pinapakita po doon yung importansya, kahalagahan ng isang shepherd na mayroong puso, na mayroong pong marugdob na damdamin po sa kanya, sa una-una sa Diyos. Pangalawa is yung mga pinagkatiwala sa kanya ng Lord. Alam niyo po nung sabi nga, God feels bad when the shepherd takes care of themselves. Kung tayo po mga leaders, ang pakilang na lang natin ay tayo, mapunuan natin yung sarili natin, mapalakas natin yung sarili natin, pero hindi naman po tayo kumikilos doon sa plano ng Panginoon, sa vision po ng Panginoon, wala rin pong saysay ang lahat ng iyo. Okay? Nakakalungkot at nalulungkot po ang Lord kapag po magiging makasarili na po tayo sa bagay na ito. Basahin niyo po yan, seryoso po yan, makikita niyo po yan sa Ezekiel chapter 34. Si Lord po mismo ang nagsabi, diba? God feels bad when the shepherd takes care of themselves and not his people. Yung mga tao po ngayon, maaaring yung ilan sa mga cell members po natin, VIP natin, sila po yung mga tinutukoy doon sa mismong reference natin sa Bible na yan. Yung mga binanggit, sila po ay weak, yung mga sick, endured, strayed, and lost. Ito pong limang to. Tingin ko po, weak, mahina, sick, endured, strayed, and lost. Ito po yung mga
tupa po natin ngayon at maaaring nakakaranas po tayo ngayon yung mga cell members natin ganyan. At kapag po tayo wala po tayong gagawin o wala po tayong paki sa kanila, nalulungkot po ng lubos ang Panginoon. Okay? It means, pag ganun po yung church natin, it means the church is like a sheep without a shepherd. Diba? Pero alam nyo po, ang ministry po natin ay napakarami po tating mga shepherd na nagre-reach out, nagpaparamdam. Pansinin nyo po sila, mga kapatid, mga consolidators. Okay? The 12 should not leave behind their pastors. No? Kayo pong mga 12, tayo pong mga 12 na ating pastor, di po dapat natin siya iniiwan. Dapat tayo po, nandoon po tayo sa side niya palagi. Okay? Kaya nga po tinawag tayong 12 eh. Kaya nga po tayo tinawag ng disciple eh. Pero kung tayo hindi po hindi po tayo ma-reach at hindi po tayo nahihirapan po tayo na maasahan ng ating pastor, is kailangan po natin mag-restart. Baka mayroon pong mali. Okay? Baka may mali po sa atin pong approach na nandito tayo sa lockdown. Alam naman po natin na hindi tayo pinapalabas, 'di ba? At marami talaga sa atin, may mga sirang cellphone, mga leaders natin, mayroong mga hindi na natatawagan at hindi nakapagpaparamdam dahil mga walang mga load, walang cellphone. Pero ang isang leader na may compassion at concern sa kanya pong leaders and members, gagawa po yan ng paraan. Gagawa po yan ng pagkilos. Kung ako nga pong matanda na hinahadlangan po ako ng, hindi man hinahadlangan, what I mean is, pinagbabawalan o pinagsasabihan ako ng tatay ko ng ganito kasi may lockdown ngayon. Di ba? Matanda na ako nito, ha? Eh, alam ko po yung kung ano pa po yung sa level po ninyo. Mas grabe ba po yung sa level po ninyo? Pero, bilang isang leader, kailangan po natin mag-stand. Kailangan po natin tumayo. Sino po ang tatayo para sa atin? Di ba? Kung ang Lord ay handang-handa kang tulungan, pero ikaw ay lagi ka na lang excuse na excuse, wala rin pong mangyayari. Okay, talaga nag-focus po ako dito sa first na step dahil ito po yung pinakamahalaga dahil dito po magsisimula ang lahat. Okay? Ibalik natin yung concern, yung compassion sa atin pong leaders, sa atin pong cell members, sa atin pong church, at higit sa ating Panginoon. Okay? Kailangan po natin yan. Ito pong limang may sakit na to, yung mga binanggit ko po kanina, kailangan po nila tayo bilang mga shepherd, bilang mga leader po nila. Sino po ang kikilos? Kung ang mga pastol, ang mga tupa natin ay nanghihina, tapos ikaw ay nanghihina din, paano na sila? Kung hapo natin, kaya nga po, meron po tayong leader na nagpapalakas. Every leader has a leader na nagpapalakas sa kanya. Ang tanong, ikaw bilang leader, nag-a-approach ka ba? Nagpaparamdam ka ba? May paki ka pa ba? Yan po ang tanong doon. Okay? Pag na-develop po natin tong concerns and compassion sa ating mga leaders and members, siguradong po na ang ating susunod na gagawin ay communicate to them. Ano po yung i-communicate natin sa kanila? Siyempre po, no, alam po natin ang principle po ng Biblia, ang isang tupa, pag alam na alam po niya ang boses ng kanya pong pastol. Okay? Alam na alam po niya. Kapag hindi ka narinig ng tupa, ibig sabihin, baka hindi siya ang tupa mo. Ang hirap naman nun. Diba? Pero, simple lang, sa ministry natin, communicate. I-communicate natin sila, kausapin natin sila. Bakit? Pag nakapag-develop na tayo concern and passion sa kanila, sigurado makakausap na natin sila ng madalas. At pagkatapos niyan, for sure, we will be get reconnected to them. Okay? Magiging matibay na ulit yung samahan ninyo kahit na kayo ay online, kahit na kayo ay nasa quarantine. Magiging maayos na ulit yung inyong pag-uusap, yung communication ninyo. At kapag maayos na po ang inyong communication at meron na kayong reconnection sa isa't isa, makakakilos na po yung tupa ninyo kasama ninyo. Diba? Nandoon na po yung collaboration, yung collaborate. Okay? It takes a lot of effort to regather your people. Napakaraming effort po ang gagawin natin para po i-regather po natin ulit yung atin pong mga cell members, yung atin pong mga consolidators, yung atin pong mga Timothy. It takes a lot of effort. Wag lang po isang chat. Okay? Wag lang po kung iba nga pong mga ministries na nakikita natin, talagang grabe sila mag-chat. Actually, tayo, ginagawa din naman natin yan. Napaka-active po ng ating pong leaders, ng ating pastors, sa ating pong GC, nagre-remind
Seniors na nga lang po tayo eh. Okay? Kakalungkot po. Kailangan po natin kumilos. Kailangan po natin mag-restart. Alam ko po pagod na tayo sa lockdown. But wait, hindi ito ang plano ng Lord sa atin. Ang plano po ng Lord sa atin, dalhin po tayo sa katagumpayan. And in that will be happen kung lahat po tayo ay gagawin po natin tong steps in starting the church. Okay? Develop your concern and compassion para sa iba. Communicate to them. Reconnect and collaborate po sa kanila. Okay? So, teach them also regather their people before restarting the church. Okay? Kausapin mo sila, yung iyo po mga cell member patungkol po sa inyong pang plano, patungkol po sa mga open cells na inyo pong bubuuin. And please be intentional. Huwag lang po yung free time kayo. Okay? Kaya nyo po siya chinat. Kaya nyo po siya ganun. Nakakuha po natin. Great commission requires great compassion. It requires great compassion. Dahil pag wala po tayong paki sa kapwa, hindi tayo mag-win. At kahit wala, at kahit mag-win tayo, kung wala tayong pakialam sa kapwa, hindi natin siya madadala sa Lord. Okay? Regather them, and kailangan po natin i-recondition yung kanila pong mga puso, yung ating pong mga, yung kanila pong mga isip. Yes, ang Lord po ang nagpapabago sa lahat, pero may part po tayo doon. Kailangan po natin i-communicate sa kanila kung ano po yung sinasabi ng Panginoon. Wait, baka natutulog ka na. Baka naman nakalimutan mo na na may pagkakatawag kang espesyal mula sa Panginoon. Okay? So, yan po ang una. Ang pangalawa po ay, pag nakapag-restart na po tayo, yung apat na steps po na yan, sigurado pong mare-recondition na po natin yung ating po mga cell group. Okay, pag nakikita nyo po yung word na church, hindi po dito pinatutungkulan yung building natin sa church, ha? Okay, ang pinatutungkulan po dito, yung iyo pong cell group, tayo as a whole. Okay, tayo as a cell group, tayo as a network. Okay, so paano po ang gagawin natin? Okay, para ma-recondition and ma-restart natin yung church, meron po itong proseso. Una, bring back the importance of faith atmosphere. Okay, so ano po ibig sabihin nun? Back to the presence of God. Ganun lang po kadali. Alam nyo po, no, ito po yung isa sa mga struggle po natin ngayon po nasa lockdown tayo. Baka po tayo naliligaw na po tayo ng mga links, ng mga binivisit nating mga applications. Baka panaylaro na lang tayo. Baka panay pagpapaganda na lang tayo. Baka panay YouTube na lang tayo. Baka panay Facebook na lang tayo. O kung ano-ano pa. At nakakalimutan na natin yung kahalagahan ng faith atmosphere. Ano po yun? Baka nakakalimutan na natin yung bumalik doon sa presensya ng Panginoon. Actually, hindi po nawawala ang presence ng Panginoon. Ang hirap lang po sa atin, tayo po yung umaalis sa presensya ng Panginoon. Dahil po tayo, minsan, nahuhook tayo sa mga sa gawa ng mundo dahil may ganitong viral na video, dahil may ganitong issues, dahil may mga ganitong pinag-uusapan, diba nawawala naman tayo doon sa plano ng Panginoon. Diba? Baka nga nakikipag-competition pa tayo sa iba. Eh, lalo na sa ngayon, diba? Ang dami po natin naririnig ng mga issues sa social media. Baka nakikipag anong tayo dito? Nakikisali pa po tayo sa mga ganun. At nakakalimutan na natin bumalik doon sa presensya ng Panginoon. You cannot afford to go back to your people if they are not back to the faith. Hindi po natin kayang maibalik sila kung tayo po mismo rin, mahina rin tayo sa ating pananampalataya. Okay? Kailangan po din tayo. Kailangan din po tayo personally. Alam po, no, God is still expecting from us even amidst this pandemic. Okay? Nag-i-expect po din pa din po si Lord. Hindi po siya yung, anak, sige, magtago ka muna. Kasi lockdown ngayon. Bawal ka muna ng lumabas. Huwag ka muna mag-win. Sige, exempted ka muna. Hindi po ganun. Ang totoo po, ang Lord po ay tinitignan pa rin po tayo. Nag-i-expect pa rin po ang Panginoon sa atin na sa kabila po ng pandemya na ito, makakilos tayo sa ubasan niya. Okay? Ano pa ba ang gagawin natin? Eh, di ba, maging inspirasyon tayo sa iba, magpalakas tayo ng ating kapwa. Okay? Yan po ay principle din po na makikita na sa Genesis chapter 1 verse 28 onwards. Ito po, alam na natin ito, kwento po ito ni Adan, yung panahon po nila. Okay? So, in verse na ito, it shall be implemented right now. It. Alam niyo po, no, si Adan, nung nagkasala po si Adam and Eve,
'di ba, nilabas sila dun sa Garden of Eden. Pero marami mga instruction ang mga binigay sa kanila, at even na tayo ay nagkamali, kung tayo po ay tapat po na hihingi ng tawad sa Panginoon, makakabalik at makakabalik po tayo sa presensya niya. Kaya hindi po ang Diyos po natin ay hindi po Diyos na hindi mapagpatawad. Siya po ay Diyos na mapagpatawad. Sabi nga po, 'di ba, He is just and righteous to forgive us. Sabi po sa 1 John 1:9. Kaya kailangan po nating i-implement po ito. Kailangan po natin. Ang hirap po kaya bumalik sa hardin ng plano ng Panginoon, sa hardin ng Panginoon. Kung tayo naman po ay naliligo sa putikan ng kasalanan, magkakamali ng pagkukulang. Eh lahat tayo, alam po natin na tayo po ay may pagkukulang, pero hindi po excuse ang manatili dyan. It's always a choice. Okay? Sabi nga po, di ba, ang bright side mentality dapat tayo. Positive thinker dapat tayo. Dapat ini-engage natin yung sarili natin sa mga challenges. Okay? Tayo po, nilikha po tayo, punong-puno tayo ng mga pagsubok. Pero isa lang ang kasiguraduhan, di ba, ang Panginoon po ay nagbibigay ng katagumpayan. Yun po ay mararanasan lang po natin kung tayo po ay nakababalik doon po sa presensya ng Panginoon. Kung tayo po ay babad sa presensya ng Panginoon. Hindi. Ang hirap pong magtagumpay ng totoo kapag po wala kayo sa Kanya. Pag wala tayo sa presensya ng ating Diyos. Okay? If you fail to bring back to faith atmosphere, they will fail too. Kung tayo mag-fail na makabalik sa presensya ng Panginoon, malamang yung mga anak mo, yung mga members mo, ganun din. Yung mga VIP mo, consolidators, ganun din. So, kailangan nating magpalakasan. Kagaya kung paano tayo pinalalakas lagi ng ating mga leaders. The first thing that God gave in His to Adam and Eve, ang unang-unang bagay po na binigay ng Diyos kay Adan at kay Eva, alin po yun? Yun po yung presensya po niya. It is His presence. The first thing na unang-unang binigay ng Panginoon ay yung presensya niya. Okay? At sa presensya po ng Panginoon, di ba, Panginoon, alam po natin na wala pong pagsubok na hindi natin kayang mapagtagumpayan. Okay? Manatili po tayo sa lilim ng ating Panginoon. Sambahin po natin siya doon sa dakong lihim, sabi nga sa kanta. Di ba? During this pandemic, sabi, kung babalikan natin yung Genesis, diba, nung nagkasala siya, nasaan ka, Adan? Sabi ng ating Panginoon, hinahanap niya. Pero hindi ibig sabihin, hindi alam ni Lord, ha? Alam na alam ni Lord kung nasaan siya. Pero wala na kasi si Adan dun sa presensya ng Panginoon. Right? During this pandemic, ikaw, maaaring ganito rin. Anak, nasaan ka na? Hinahanap ka na rin ng Lord. Baka wala ka na rin sa presensya ng Panginoon. Baka hinahanap na rin tayo ng Panginoon. Kailangan nating i-recondition muli yung ating mga puso at isip sa ating pong Panginoon sa plano ng Lord. Reconditioning the church means bring them back to their original condition. Okay, ano po yung original condition? Ano po ang original condition nila? Diba yung lahat ng favor ng doon? Lahat ng pagpapala ng Panginoon, ng pabor ng Panginoon, nasa kanila. Okay? Pero, kung hindi po sila makababalik, mananatili po silang sick, weak, injured, strayed, and lost. Kung mananatili po sila dun sa limang mga bagay na yan, they cannot work in the garden of God. Ang garden po natin ngayon ay itong pong ginagalawan natin. Aminin po natin sa hindi, hindi man ito maraming puno, hindi man po maraming bulaklak, at maraming mga bunga, ang garden po natin ay yung presensya ng Panginoon. Diba? At kung aalis po tayo doon, we can always go back to that original state kung tayo po ay lalapit muli sa ating Panginoon. Kapag po nagawa natin itong bagay na to, ito po, yung laging unang step, ang pinakamahirap, tandaan po natin yan. Kasama din po kasi tayo dito. Kaysa kailangan natin yung puso, yung buong emosyon, buong lakas, buong kagustuhan, buong kaluluwa natin ay isama talaga natin dito sa bagay na ito. Saan? Sa presensya ng Panginoon. Okay? Pag nagtagumpayan po natin itong first step, the next step will be collaborate to work. Okay? Makakakilos na silang muli. Di ba? Makakakilos na sila ulit doon sa pinagagawa ng Panginoon sa kanila. Sa atin, as consolidator, as leaders ni Lord. Di ba? Kagaya sa kanila,
si Lord, nilagay sila sa garden. Para alin? To work on the ground. Tayo po ay nilagay din po ng Lord sa kanyang presensya. Ang kanya pong hardin ay ang kanyang presensya. Nilagay po tayo ni Lord dyan para alin? Para mag-work on the ground. Sino po ang mag-work on the ground? Tayo. Wala na pong iba. Okay? Mangyayari lamang po yung collaboration sa kanila. Makakakilos lamang po sila kung makababalik tayo doon sa importansya o yung presensya ng Panginoon. Bakunda kung itong mga nakaraan, panay tayo negative. Dapat ito naman ay positive thinking na tayo ngayon. Dapat ang mga lumalabas sa bibig natin, punong-puno ng pag-asa at hindi mga sumpa. Okay? Collaborate to work. Kapag po sila ay nakakapag-work on the ground na sa collaboration, ang susunod po na step po natin, kailangan po nating i-emphasis ito sa kanila, idikdik ito sa kanila. Ang alin po? Cultivate. Cultivate to work. Ano po ibig sabihin nun? Improve. I-improve natin yung atin pong pagkilos, yung atin pong pagganap doon sa pinagagawa sa atin ng ating Diyos. Wala na pong iba. Bakit po? Because like God said to Adam, diba, there will be potential seeds. Nakascattered po sila ngayon. Okay? Kagaya po na sila. Sino po yung potential seeds? Sino po yan? Yan po yung mga nawawalan po ng pag-asa ngayon. Nahihirapan pong makakilos ngayon sa plano ng Panginoon. Yung mga nawalan ng trabaho, diba? Nawalan ng pagkakitaan, nagbibikaos talaga ngayon. Sila po yung mga potential seeds dahil kapag po sila ay nagkaroon ng faith at naibalik po natin sila dyan, diba? Magiging bahagi sila ng workforce po ng Panginoon. Okay? Cultivate work. Kailangan i-improve natin yung ating pong pagkilos, yung ating pagganap sa plano po ng Panginoon. Ito po yung idiktik natin sa mga anak natin. Okay? Baka po kasi nawala na sila sa Garden of Eden, 'di ba? At tayo pong lahat ay tinatawag ng Panginoon pabalik sa kanya pong presensya. Okay, praise the Lord. Napakabuti po ng ating Panginoon. At pag tayo po, 'di ba? Tandaan po natin na the man needs to improve his environment. Binigay po ng Lord kay Adam ang lahat ng ito para i-improve, 'di ba? Yung mga lahat ng pamamahala sa lahat ng hayop, lahat ng lupain ibinigay kay Adam yung paglilid. Okay, at tayo po ay ganun din yung principle po na ito. Okay, kailangan po natin i-improve their life, yung level of leadership po ng ating po mga consolidator. Kailangan ibalik po natin sila, dalhin po natin sila doon sa next level ng atmosphere of faith. Okay, ano po yun? Yung puso po na meron pong pakisakaluluwa. Okay? Kapag po tayo ay meron pong puso sa kaluluwa, makikita po yun ng Lord sa iyo. At kami po, bilang sa leader, makikita naman po namin ito sa iyong kilos. Magmamanifest po yan sa iyo. Okay? Hindi man namin ito makita sa iyong puso, pero sa kilos mo, makikita po namin yan. Sa pamumuhay po natin regularly. Cultivate to work, mag-improve. Kailangan po natin yung gawin. Okay? Kapag nagawa po natin yan, ang next step na po natin is, remember this one, protect your leaders. Protektahan, tayo pong mga leaders, protektahan natin ng mga cell leaders natin, cell members natin, right? Okay? Kagaya tayo din, tayo ting mga, kagaya namin, mga primaries, kami din ay kumikilos din as a protector ng aming pastor, ng aming leader. Kung paano si pastor at ang aming leader ay nagpo-protekta din sa amin. So, kailangan magprotektahan tayo. Okay? It is the responsibility of the shepherd to protect his people. Responsibilidad po ito ng kanyang pastor, ng kanyang leader, na alagaan, protektahan ang kanyang mga tupa, ang kanyang mga cell members. Okay, kapag hindi po natin sila pinrotektahan, baka sa ibang Diyos na sila lumapit. Kagaya po ng alin, baka maaaring babad na babad na tayo sa paglalaro. Okay? Kayo lang po at si Lord ang makaka-assess po niyan. Okay, baka babad na tayo sa K-drama. Baka babad na tayo sa kung ano-anong mga gawain na walang kinalaman sa Panginoon. Or, hindi mo man lang sinasama si Lord. Ang hirap naman, no? Sasama mo si Lord, maglalaro ka ng
Halimbawa lang, naglalaro ka ng ML, isasama mo si Lord, eh di ba nagsisigawan kayo dun? Di ba? Yung iba nga eh, nag-harsh talk pa. Di ba? So, ang hirap nun kung isasama mo pa si Lord sa bagay na alam mong hindi yan nais ng Lord. Okay? So, kailangan po nating protektahan. Kung ang leader mo, nangungulit sa'yo na huwag ka ng ganito, huwag ng ganyan, yan ay dahil pinoprotektahan ka niya. Dahil baka hindi ka aware, ang Diyos mo na pala yung cellphone mo. Okay? Baka ang Diyos mo na pala yung mga gamit mo sa bahay o kung ano-ano pa. Daan po natin yan. Baka ang work mo na ngayon ay ang Diyos mo. Baka ang pera na ngayon, ang boss mo. Okay? Baka nga yung boss mo rin sa trabaho, ang Diyos mo na. Okay? Hindi po tayo dapat manatiling ganun. Hindi po tayo dapat mapunta sa ganung sitwasyon. Kailangan po natin buksan ang ating isip. Baka po hindi na natin na-assess, nandoon na pala tayo. Okay? This pandemic is trying to get the attention of the leaders. Leaders gising. Kagaya nga po ng sinabi, di ba? Baka po pati din tayo ay nawawala na doon. Kung paano po ang ating pastor ay laging nangungulit sa atin sa chat na magparamdam, ganun pa rin po ang sinasabi niya hanggang ngayon. Kung kayo po ay meron pong mga personal concerns, magtanong po kayo, mag-share po kayo, mag-open po kayo sa inyo pong leaders kasi gustong-gusto po nilang protektahan kayo. Paano po sila magpo-protect kung nilalayo nyo yung sarili nyo sa kanila? Okay? The Bible said, kailangan po natin i-consecrate yung ating mga sarili. Kailangan po natin ibabad yung ating sarili sa presensya ng Panginoon, syempre. Okay? Magprotektahan tayo. Protektahan natin ang ating mga cell members at tayo din naman, cell leaders, hayaan natin protektahan tayo nila, Pastor. Okay? Kung pinagsasabihan tayo, magparamdam tayo. Sana po after this session, wala na pong cell leader, wala na pong consolidator na ang hirap-hirap pong kontakin, na ang hirap-hirap pong maramdaman. Sana wala ng cell leader na natutulog-tulog lang ang faith. O wala ng consolidator at cell leader na nananatili na lang nakahiga dyan dahil lockdown. Bangon po tayo. God wants us to act kasi makakakilos ka lamang kung kasama mo ang Lord. At gustong-gusto ni Lord na kasama tayong kumikilos. God moves with the movers. Tandaan po natin yun. And kapag po yan, na-instill na natin, nakatalagang protected na yung ating mga leaders, ando doon yung tiwala ng isa't isa, ano na ang mangyayari? The leader must teach the word of God. Okay? Bring back to the culture of heaven. Yung ating pong mga cell members, yung ating pong mga inaalagaan, dalhin po natin sila saan? Dalhin po natin sila doon sa kultura na mayroong langit sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon. Okay? Even tayo po ay nasa pandemic, mararamdaman pa rin po natin ang kalangitan. Ayan po ay sa presensya lamang ng Panginoon. Kailangan po natin i-instill sa isip ng ating mga anak. Okay? Sa langit po, no, wala pong relief operation. Wala pong for peace. Wala pong support galing sa gobyerno. The only government working is the kingdom of God. Yun lamang po. Diba? Ano po ba ang reminder sa atin ng Panginoon? Diba? Kailangan tayo manalangin. Manalangin. Pray. Kailangan po. Kung tayo po ay nagkukulang sa panalangin, wait. Mag-pause ka, diba? Mag-resist. Mag-ask. And mag-yield. That is praying. Kailangan po natin yan. Okay? So baka kapag-restart po tayo ng ating cell group, okay? Kung lahat po ng steps na to ay gagawin po natin. Okay? Kung ang cell group mo, kung ikaw bilang cell member ng cell leader mo, ay parang ang layo-layo mo na, ang hirap-hirap po ng ma-reach, anak, pamangkin, balik. Dahil hindi po enjoy na manatili po nasa labas ng presensya ng Panginoon. Balik po tayong lahat. Okay? Kilos po tayong lahat. Pinoprotektahan ka ng cell leader mo, magpaprotekta ka naman sa kanya. Okay? At, matapos po niyan, ayan po yung main topic po natin, i-share din po ito, yung starting a team meeting for Conquest. Okay, dahil nakapag-start na po tayo ng lessons ng part 1 ng Operation ONIOC,
Diba po may cell group meeting tayo. Dapat po ngayon every week para po itong part 1 and part 2 ay ma-apply natin sa cell members natin. Kailangan every week daw po meron tayong dalawang cell meeting. Dalawang meeting. Ano po yung first meeting? Siyempre, yung first meeting, yung cell group meeting, lahat po ng mga cell members mo nandiyan dyan, yung mga nasimulan mo na, nandiyan dyan sila. Pero yung pangalawang meeting is yung cell planning meeting. Ano naman po meron sa cell planning meeting? Ito po yung pag-uusapan natin yung open cell, pagbubukas ng open cell. Okay, ang sabi nga po, reminder nga po sa ate, sa ni Pastor, ito pong panahon na to maraming nagkukwit. And hindi, ang hirap pong isama natin sa pagpaplano yung mga nag-quit. Okay? Iba pong group yun. Kailangan dun sila dun sa cell group meeting, hindi sila dun sa cell planning meeting. Okay? Choose only the right people who can handle the meeting. Otherwise, they will quit. Diba tayo nga po minsan, pag naririnig natin, oh, anong target mo? Ilan ang target mo ngayon? Pag naririnig nga natin to, baka nga nanghihina tayo eh. Diba? Wala ko, baka hindi ko kaya, baka ganito mangyari, baka keso ganito, ganito, ganyan, ganyan. Okay? Kailangan po nating piliin mula po sa ating cell members, yung atin pong mga makakasama. Diba? Gaya ko po, personally, meron po akong 11 na mga VIPs, cell members, pero gusto ko lahat sila talaga makasama doon. Pero as of now based on sa aking observation at based din sa aking sa kanilang response sa aking mga tawag, sa aking mga pagpa-follow up sa kanila at base rin sa kanilang kakayahan including po yung devices nila, yung cellphones po nila. Base po doon nag-ilan lang po ako, nagbilang lang po ako ng ilan sa mga cell leaders ko para po makatuwang po dito. Pero sa ibang paraan, makakatulong pa po yung mga cell members ko ninyo. Pwede rin po natin silang i-involve doon sa bagay na yon. Not on the leadership or not on the planning, pero doon po sa as being part po ng group ng open cell, nakasama po yung mga bago. Parang pakikipagkaibigan po. Okay po. So, team, tandaan po natin tong bagay na to. Okay? Opening a cell is not for the novice and not for the new ones. Kailangan po nilang mag-mature. They need maturity. If they were mature, they will be willing to serve God unless they will be overwhelmed. Yung, ala, ganito pala dito. Diba? Magugulat na lang sila na, bakit ganun? Kakabago ko lang. Gusto kong, parang, gusto na rin akong ganito, ganyan. Diba? May mga, hindi lahat ng mga nauwi natin ay ganun ang mindset. Pero it will come. Time will come na darating po yan kung tayo po ay magsisipag sa pag-aalaga sa kanila, okay? At magre-respond din po sila. Two-way po yan. Okay? So, ako po, alam nyo po, share ko lang po, no, nung Sunday po after ng cell group. Actually, nung cell group namin, Saturday. Pero dahil talagang itong message na to ay talagang nangungulit sa akin, lumatakbo sa isip ko, in-apply na agad namin siya ng Sunday after po namin ng ang tawag dito ng group huddle. Kayo po ba nag-group huddle po kayo after service? Baka after po ng service wala na pong pakialam sa mga cell members. Okay, baka wala na po kayong pakialam sa tatay nanay ninyo. Dapat po sana mag-group huddle kayo kahit man lang po chat. Para maproseso po ninyo yung mga natutunan po natin sa word, sa message po ni Pastor. Okay, tandaan po natin yan. Bakit po kailangan ng cell planning meeting? Kasi nga po, ito po yung susunod po niyang ituturo sa atin. Okay, ang team meeting contains, ang binubuo po nito, para nag-team meeting po kayo, ang pag-uusapan po unang-una, kailangan po mag-plan for outreach, plan to open cell. Magpaplano po kayo doon sa pagbubukas po ng cell group online, gamit po ang digital platform. Okay, it is an evangelistic cell group in the digital platform. Okay, kailangan po natin ngayon pa lamang po pinagpipray natin. Kagaya po ng instruction sa atin ni Mami noong nakaraan, dapat po ngayon pa lamang po meron na tayong target, nag-vision casting. No, ilan sa atin, di ba, ilang mga cell group, nag-vision casting na. Ibig sabihin, ginawa nila lang yung step number 1 doon sa part 1 natin na nagsishare sila ng kanilang mga goals para po dito sa open cell group. At pagkatapos tina-target, nagbibilang na po sila. Diba? Kagaya sa akin, may ilan sa mga nililid ko na may mga pangalan na. At yung mga pangalan na yon, kung halimbawa, sa tatlo ko po, si, halimbawa lang po, si Kuya Bri, for example,
si Kuya Ben, for example, at si Kuya Marco, for example, ito pong tatlo na ito, meron po silang 5 targets. Online po ito. Okay? At pinatarget ko rin po sa kanila, yung kanila pong, yung sa tingin nila, na mapagpupukusan nila, kahit po ito ay yung mga backsliders natin. Sabihin yung mga nakasama na natin, tapos biglang nawala, di ba? May mga ilan nagpaparamdam, di ba? At may gaya nga na usapan namin ng mga anak ko. At gaya nga rin po ng instruction ng ating pong pasto, eh dapat po pati po sila ay i-win back natin. Because we are in the last days. Kailangan po natin i-win back sila sa Panginoon. Okay, so ito pong tatlo na to, for example si Brian, yung VIP niya na 5 plus yung VIP po nila na 5 na kanyang mga kapatid, nakikita po yun sa journal. Makikita ko po yun sa journal nila. At pangalawang araw ko na pong nakikita yun sa kanila. Nag-start po ng Linggo at saka po kahapon yung mga pangalan po na yan. So kailangan po i-apply po natin yun. Kailangan po simulan na po natin. Bakit? When you plan, you have to analyze with your potential self. Kailangan pati po sila. Kailangan pati po yung tatlong to, yung apat mo, yung mga kasama mo dito sa online cell group, yung pagpaplano na to, yung mga kasama mo, involve mo sila. Baka may suggestion sila, baka meron silang mga maibibigay sa ating mga tulong or recommendations na mga pwedeng gamitin, mga ganyan, para mas maging maayos. At saka para sila din ma-involve doon sa pagpaplanning ng cell group. Baka puro lang tayo salita ng salita, hindi naman natin kina-involve yung mga anak natin. Kailangan i-involve po natin sila. Okay? And collect information and suggestions from them. Sabi ko nga. Then, analyze. I-analyze. Ano po analyze? Like for example, may VIP ka ba na yung target people mo ay halimbawa taga dito lamang po sa Quezon City. Pero dahil online, madali po natin siya marireach. Diba? Pero mas maganda po dapat sana eh, kahit pa paano eh, malapit pa rin po sa atin para po na, pag natapos po itong pandemic, pag nalip na yung ECQ, makakapag kilos tayo sa kanila, makakapunta po tayo sa kanila para po maging part po sila ng ating pong cell group. Eh, hindi na digital, doon na mismo sa loob ninyo. Okay? Never analyze to be paralyzed. Okay? Baka po sa sobrang pag-a-analyze, alam niyo po yung sobrang analyzation, nakaka-paralyze po ito. Yung nga po yung reminder sa atin. Ang pag-a-analyze po, we make it sure, makatotohanan, practical, personal. Dapat po ito po yung mga dilalaman po ng ating pong pagpapalaning sa open cell group. Okay? Next po ay, dapat po na tayo ay mag-strategize. Okay? Out of 10, sabi ko nga kaganina, out of 10 or 11, there might be 3 person lang mula sa cell group mo na kaya mag-collaborate sa'yo para dun sa open cells, para sa conquest. Okay, so kailangan mo mag-strategize. Like for example, ito po ay strategy naisip ko after po nung narinig ko yung lesson na ito. Na, halimbawa, ako po ay may 11, pero apat lang sa kanila yung nakikita ko pong makasasabay agad sa pag-open cell. Take note ha, agad. Kung hindi pa, darating yung time, makakasabay sila. So, yung apat po muna, for example, anong gagawin po ng other 6 or other 7? Ano pong gagawin nila? Sila po ay magiging part pa rin po ng mismong implementation na. Okay? Sa pagpa-planning, make it sure pares kayo ng puso. Eh, baka mamaya, ikaw, evangelism. Siya naman, evangeligaw. Diba? Ikaw, discipleship. Siya naman, disciples chicks. So, kailangan parehas po kayo. Kailangan nyo pong mamili sa lain ang inyo pong mga magiging part po ng open cell group sa pagpa-planning. Okay? Na ano pong next? They will be involved, deeply connected with the cell life. So, ito pong panahon na to, ito po yung panahon para marubdob po na ma-involve yung ating pong mga anak sa pagbubukas po ng cell group sa buhay po ng isang cell leader. Okay? Kahit online. Okay? Ano po ang strategies na involved kapag po nagpa-planning? Ano po yan? Siyempre kasama dyan yung planning, yung praying, at yung acting. Planning, praying, and acting. Okay? Again, don't be just attender. Ma-encourage po natin yung mga anak natin. Sabihin natin, wag lang po na yung maging attender lang. Okay? Strategize means i-share natin yung full details ng open cell. Kung ano po yung plano na gagawin po natin. I-share po natin yan agad. Okay?
The goal is not to take care of these babies, no. Ito pong halimbawa, yung 11 ko pong cell members, hindi po habang buhay na cell members ang term sa kanila. Okay? Dadating ang time ay cell leaders. So, yun po yung i-goal natin. Hindi po yan habang buhay na magiging babies. Okay? Kailangan po i-level up natin yung pagtuturo sa kanila, pag-disciple sa kanila, yung pag-aalaga sa kanila, i-level up po natin. I-apply po natin yung PID na gusto, okay, sa kanila. At tandaan po natin, lagi po din tayong manalangin. Baka po sila hindi na nagpe-pray. Kailangan po nilang ma-involve sa pag-pray, sa praying for others. Okay? Take note, ha? Praying for others. And the last step para dyan is pag mag-start ng team meeting, pag-usapan po ninyo yung new contacts. Kailangan po ninyong mag-find ng new contacts. You cannot start new cell without contact. Diba? Gusto mo mag-cell group pero wala ka naman taong gusto makasama. Hindi po pakakabuo ng cell group yung ganon. Okay? Cells will be born out of adversity through praying, planning, and acting. Believe that the cell will be born in the midst of adversity. Okay? Ako po, praise God, no, dahil po may mga ilan po sa mga anak ko na nakakapag-reach out po sa kanilang mga kaibigan, napapalakas. At nakikita ko din po yun sa mga iba natin mga consolidators na nakikita natin yung mga post nila, di ba? Na nakakapag-reach out sila kahit ngayon simpleng pag-share lang sa Facebook. No? So, kailangan po natin yun. Alam niyo po, naniniwala po tayo na itong panahon na to, meron pong mga bunga na iha-harvest tayo. Na i-harvest natin. Nag-aabang lang pong ma-harvest natin sila. So, anong gagawin po natin? Kumilos na po tayo. Mag-start na po tayo ng team meeting. I-encourage po natin ang ating po mga cell leaders, ating po mga primary, kagaya po ng sinabi nga po ni Mami noong nakaraan, dapat po ay nag-vision casting na kayo, nagta-target na kayo ng inyo pong mga planning para po sa inyong cell group. Dapat po sinisimulan na po niya. Okay? At dapat po, alam na alam po natin kapag nag-start na tayo ng cell group daw sa ating online, kailangan meron tayong lesson guide para sa mga bagong cell group, cells natin. Like, kasi po, may mga times po na maaaring yung in-invite natin. First week, umatin sila sa messenger. May mga times, for example, umatin sila nun pero putol-putol yung signal. So, dapat naging ready tayo na alin, na maibigay sa kanila yung lesson pa din kahit sa mga susunod na araw, sa pamamagitan ng pagsisend sa kanila ng materials, ng lesson materials natin through chat, okay? At meron pong binigay na sample ng guide. Ito, gusto ko pong i-share sa inyo na din. Lesson guide for new cells. Kapag nag-start na tayo ng open cell, yung simpleng-simple lang po, huwag po natin masyadong galingan ng pati mga malalalim na salita, isasama natin, Greek word, mga Hebrew word, hindi po, dapat very simple lang po, na hindi po nalalayo doon sa mensahe po ng Panginoon. Okay, lesson guide for new cells, dapat ang binubuo siya ng title of the message, ng scripture versus central theme of the message. So, yung central theme of the message po is, halimbawa po, yung John chapter 1, John chapter 3 verses 1 to 16. So saan siya pumapatungkol? Ano po ang tema niya? 'Di ba po? Ang tema po niyan ay yung pag-ibig ng Lord. Ba? Iyan po ay kung paano po ma-born again, for example, yung central theme of the message. So yun lang po. And then good introduction. Maglagay ka ng paragraph. Tagalog po, hindi po to ano, English. Okay, po, pwede rin po. Okay? And then body of the message, tapos application. So ganun lang po ka i-click yung atin pong gagawin. Okay? So yun po ang atin pong lesson for today. Sana po na-refresh po tayo at na-remind, na-recall tayo dun sa atin pong mga dapat ginagawa bilang mga lingkod po ng Panginoon. Meron po ba kayong mga questions? Kung meron po kayong mga questions, please i-drop nyo lang po din sa ilalim po ng atin pong tawag dito, Facebook. Live po natin. Mag-comment po kayo, please. Any comments po? Any message?
So kung wala na po, let's pray. Panginoon, maraming maraming salamat po sa pagkakataon nito na kami po ay nakarinig ng iyong mga salita. Salamat po dahil ikaw po ay Diyos na nagpapaalala at Diyos na may pakialam sa amin. Salamat Lord dahil hindi niyo po hinahayaan na kami po ay manghina, na kami po ay patuloy po na magluksa sa mga sa ECQ. Salamat Lord sa iyo pong paggagabay po sa amin. Hindi niyo po kami hinahayaan. Maraming maraming salamat po. Ikaw po ay patuloy po na maitanghal sa amin po. Ito po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amin, Diyos. Amen. Maraming pong salamat and God bless po.